Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Isa sa mga kilalang premyadong TV host actor na si Willy Revillame, hindi na mapipigilan pa. Kumpirmadong inanunsyo sa publiko na tatakbo bilang senador sa darating na midterm 2025 senatorial election. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos mapabilang sa mga special guests sa nangyaring Davao Rally kagabi, kilalang TV host, actor, comedian at multi-billionaire na si Willy Revillame tatakbo bilang senador sa 2025 senatorial election. Ating matatandaan, noong nakaraan may haka-haka na tatakbo bilang senador ang sikat na TV host, actor, multi-billionaire na si Willy Revillame, na agad namang pinabulaanan ni Willy Revillame at kanyang inanunsyo sa kanyang programa na hindi pa ito handa na pumasok sa mundo ng politika. Sa kabila ng mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanya na susuportahan ito sakaling tatakbo bilang senador noon. At ngayon, dininig na nga ng veteran TV host actor ang sigaw ng taong bayan at ang naging panawagan noon ni dating Pangulong Duterte na pumasok na ito sa mundo ng politika para mas lubos na makatulong sa mamayang Pilipino at lalong-lalo na sa kababayan nating mahihirap. Isa nga itong malaking kumpirmasyon mula mismo sa well-known TV host, actor Willy Revillame. Yun sa kanya, ipinagdasal niya itong maigi at napagdesisyunan na kung ano ang kalooban para sa kanya ay malugod niyang tatanggapin ang paninilbihan sa publiko. Kabilang na nga dito ay ang pagtakbo nito bilang senador sa 2025 midterm election. Inamin din ni Willy Revillame sa publiko na makailang beses na itong inimbitahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa senatorial election. Ngunit aminado ang TV host na hindi pa siya handa maging ang kanyang sarili pinagtatansya pa raw niya. Ngunit dahil di umano sa dumarami ng araw ang problema ng ating bansa na tila lahat ng araw ay pansariling interes sa kaban ng bayan, tila handa ng araw si Willy Revillame para maglingkod sa bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, parang maganda pang umupo sa gobyerno, mga simpleng tao. Pag matalino, matalino ding magnakaw. Go Kuya Will, mas marami ka pang matutulungan bilang lingkod sa bayan. Sure Sir Willy, ikaw ang isa sa legit na may malasakit sa bayan. Noon pang ilang dekada nakalipas, tumutulong ka na kaysa iba dyan na kay tagal nang umupo pero wala namang ginawa. Aaminin ko, simula lang nung tumakbo si mahal na Pangulong Duterte sa pagka-presidente, parang doon din ako nagkaroon ng pakis sa bayan. Iba talaga si dating Pangulong Duterte, mahahawa ka sa kanya dahil alam mong may tunay siyang pagmamahal sa bayan. Kaya pati si Willy Revillame, kahit alam niyang mahirap ang mundo ng politika, ay kanya na rin papasukin dahil pareho sila ng layunin ni dating Pangulong Duterte, ang totoong makatulong at may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Unquote. Akin na yung jacket para kay President Duterte. Pumunta ako dyan mamaya, magbibigay ako sa inyong jacket dyan. Ayan, maraming jacket, mamaya. Christian jacket. Akin ang jacket. Saka yung blue. Asa yung blue? Hindi, ayan na, ito. Andun yung blue. Ah, oh, sandali lang ha. Hintayin lang natin si Manang Pangulo para makaupo, okay? Ah,
Papabuhin natin si Mayman na Pangulo. Sandali lang. Dali lang ha. Asin jacket na blue? Yung presidente. Sandali lang po ha, papaupay na natin si Manalo Pangulo. Kulay, lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa bayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo lang po ang nagpapaisa sa ating bayan na to. Marami pong salamat sa pag-invita nyo sa akin. Kaibigan tayo. Matagal na pa. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal na Pangulo. Mayor, sa video. Puna po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-Davao. At sa mansulok ng mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, Rodrigo Duterte page, sa YouTube, nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga-Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pupunta ako dyan, mabibigyan ako ng jacket. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo ho, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po, sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Attorney Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang maalaman nyo ito yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako mong tinatawag ko sa mahal na Pangulo. Sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam nyo, hinanda niyang pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napapunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yun po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisip ako. A lot of times,
Marami kami pagtatawa ng usap ni Senator Bongo. Basta kung ano nasa puso mo, sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano ang nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nag-decision ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad yung TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po yung tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo. Sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Pinagdasal ko po itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko servisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa akong magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa akong magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yuto siya sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Ang puso mo at isip ay para sa bayan. Magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpan. Basta ako, wala ni katiting na mag-isip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi marunong ako magaling mag-English. Hindi marunong ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Sa panahon po ito, sa oras na ito, magsisindi na po tayo ng mga kandila. Hawakan niyo po ang inyong mga kandila. Yan, please. Sindihan natin ang mga kandila na mabibigay liwanag sa madilim na nararamdaman po ng ating bansa ngayon. Sige po. And of course, we would like to call our mayor, mahal na mayor, Sebastian Baste Duterte. Palapakan po natin ang mahal na mayor. Pwede bang pakihinaan yung ilaw dito sa harap lang, please, para makita lang? Yan. Pakihinaan lang para. Pakibuksan po, pakisindihan lang po. Doon sa likod, Diyos ko, napakita. Direk, pwede ba nating ipakita kung gano'ng kadami po nagmamahal sa ating mahal na Pangulo? Kung wala pong mga kandila, cellphone po, please, pakibuksan po mga ilan ng inyong mga cellphone. Buksan po ang mga flashlight po ng inyong mga cellphone. Ipakita natin sa buong mundo. Wow. Ito po ang magbibigay ng liwanag sa dilim na nararamdaman natin sa ating bansa ngayon. Mga tigadabaw! Saan bang sulok ng mundo? Sa lahat ng mga nagmamahal sa ating dating Pangulo, kahit na sa bahay nyo, saan bang sulok ng mundo? Sa Luzon, Visayas mundo? Wow! Direk, ang ganda po na nito, direk, yung camera nyo. Ito. Doon sa dulo! Okay, Mayor, ilaban na po natin ang kandila na magbibigay ng liwanag sa dilim na nararamdaman natin. Pwede
Di ba, light ba yan? Pwede mo pakita mo? Dito, dito. Hanggang dito, sa kabilang kalye. Hanggang dito. Ipakita natin ang Davao! Nagkakaisa at nagmamahal sa ating former president. Ligado po ito ng mahal na Pangulo para sa inyo lahat. Lahat po ng kalye. Away! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!